Point, makakausap natin si Senate President Coco Pimentel, kaugnay pa rin po ng paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senadora Laila De Lima. Senate President Pimentel, magandang hapon po. Mark, lahat po na nakikinig, magandang hapon. Mm-hmm. Sinabi niyo na po noon, SP Pimentel, na hindi po kayo papayag na si Senator De Lima ay arestuhin sa premises ng Senado. Lumabas na po yung warrant of arrest. Ano po inyong magiging guidelines sa pagpapatupad po nitong warrant of arrest ano na ito? Coordination lang po. Coordination. Mm-hmm. Bawal na arrest po sa premises ng Senado na basta-basta lang na walang coordination. Mm-hmm. Basta mag-coordinate and then kay General Balahadya, ang chief po ng aming security services sa Senado, mm-hmm. Paano. And then of course, kung nandito po sa premises si Senadora De Lima, kausapin din siya ano yung terms na gusto po niya, paano po maserve yung warrant of arrest. Pero hindi pwedeng pasukin lang ng police dyan na magpakita sila ng respeto by coordinating with our OSAA, ang tawag namin dyan, Office of the Security. Yung sinasabi niyo pong coordination, kung paano kung nasa labas na ng Senado si Senadora Laila De Lima, nangangailangan pa rin ho ba ng coordination sa OSAA, sa inyong opisina? Hindi na. Kasi pati naman kami, aminado naman namin na nasa labas na ng Senado, hindi na po namin yan jurisdiction, hindi na po namin din yan na concern. Ang ano lang naman natin is orderly service of the warrant sa loob po ng Senado, kasi merong may ibang mga businesses being done there, may ibang mga tao involved dyan, may ibang mga nag-follow up na ibang mga government matters. So dapat very orderly po sa loob ng Senado. Mm-hmm. How will this affect, Senate President, yung trabaho po ni Senator De Lima? May mga chairmanship po siya sa Senado at paano nyo nakikita makakaapekto ito sa function ng Senado sa kabuuan kung mababawasan kayo na isang senadora? Active pa naman sa plenary sessions sa committee work si Senator De Lima. So, mamimiss namin ang participation niya. Yung chairmanship niya ng one committee, electoral reform, ang mangyayari, given her temporary inability to preside as chairperson, take over si vice chairman niya, vice chairperson, whoever that is. So, yes, ganun po ang mangyayari. So, ang importante, walang masyadong apekto sa trabaho ng Senado. The Senado can function. Ang importante po ito, concern ng mga senador, yan din ang senior nila sa akin, na dapat yung security, ang safety ni Senadora Laila De Lima, yun po ang magiging concern ng lahat. Opo. Senator Pimentel, kahit po ba nasa piitan si Senator Laila De Lima, she will continue to function as senator? Pwede pa rin siyang pumirma? Yes. She is a senator. She is not even a suspended senator. She is a senator. Mm-hmm. Except that ang rules namin, you can vote only in person. So, hindi po siya makakaboto. At saka, absent po siya kasi hindi din siya in person sa hearing. Yun lang po yung epekto, but meron siyang opisina, may staff siya, pwede pa rin siyang kausapin regarding Senate matters, pero doon po sa kanya kung saan man siya, kung ano mang kulungan po. Mm-hmm. Kayo ho ba, dahil kasamahan nyo naman ho sa Senado, si Senator Laila De Lima, meron ho ba kayong panawagan o doon sa magiging yung magkukustodiya sa kanya ng anumang pagtratong nararapat para sa isang senador, Senate President? Tratuhin mabuti with respect si Senadora Laila De Lima. Just as dapat any Filipino or foreign detainee sa Republika ng Pilipinas, dapat tinatrato ng maayos. Mm-hmm. So, respetuhin lang po nila si Senadora Laila De Lima. Mm-hmm. Nagkausap po ba kayo ni Senator Laila De Lima about this? Lalo na nung inaasahan naman na lalabas talaga ang warrant of arrest anytime? Wala. Never. Hanggang ngayon, hindi kami personal na nag-uusap or by telephone kami ni Laila. Hindi po kami nag-uusap. Mm-hmm. Sige po. Maraming salamat sa oras niyo po, Senate Thank President. Thank you po. Salamat po. Okay. Si Senate President Coco Pimentel.